Keyway K-Blade 125 2022. Ito ang motor na napili ko. Nox Kiblog. Tapos isa pa na gusto ko sa kanya mga kapatid, dahil sister company siya ng Benelli, kung makikita natin dito. Ayan, may tatak siyang Benelli dyan. Kaya almost branded na rin to, no? Para sa akin. Okay na okay para rin sa akin mga kapatid. Ayan. So salamat sa inyo mga kapatid, dahil kung hindi sa suporta nyo, hindi ko makukuha itong motor na to, no? Hindi tayo magkakaroon ng ganito. So sana patuloy pa rin kayo mang sumuport sa akin sa pagbablog ko. Sama-sama tayong abutin yung mga pangarap natin. So patuloy lang tayo sa buhay para makuha natin yung mga gusto nating maabot sa buhay natin. So yun lang mga kapatid. Maraming salamat sa inyo. So ito, iuwi ko na ito mamaya. So kita-kita na lang tayo mga kapatid sa bahay. So God bless po. So ayan mga kapatid, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali, kung anong oras nyo po mapapanood itong aking video, no? Ito po yung ating bagong motor na Keyway K-Blade 125. Matte black siya. Tapos meron siyang decals na kulay green, no? Ayan. So ngayon, ayan, nag-reflect siya pag gabi. So ayan po. I-review lang natin siya ng konti, no? So nagustuhan ko dito mga kapatid sa scooter na to, ay una-una yung kanyang digital panel gauge. Ayan, tingnan natin. Ayan, isang nagustuhan ko sa kanya, 125cc na digital panel na. And then sa mga ilaw niya, yan din isa pong nagustuhan ko sa kanya, na fully LED na rin siya, no? Ayan, tas meron siyang DRL na kulay puti, pati yung high and low niya ay LED na, pati yung kanyang signal light and then yung tail light. Yan, oh, napaka aggressive ng kanyang design. Kumbaga futuristic yung kanyang design sa tail light niya. Ayan, naka-plastic pa to mga kapatid, no? Hindi ko pa natatanggal. Ayan, pati yung kanyang signal light. Pailaw natin yung signal light niya. Ayan, nakita natin. Fully LED na siya. Tapos ang isa pang nagustuhan ko sa kanya ay slim lang yung ano niya, no, yung body niya.
hindi naman siya malaki. So yun din yung isang nagustuhan ko. Tapos lightweight din siya, mag-alang. Pwede mo siyang isingit-singit kahit sa ano, kung sa mga traffic. Okay na okay ito. Tapos meron din siyang side stand kill switch, no? Pag binaba natin yung kanyang side stand, mamatay po yung makina. Ayan, makikita naman natin dito. Tapos hindi pa siya FI, Euro 3 compliance, mga kapatid. Ayan. Tapos sa kanyang forma, napaka ganda niya sa paningin ko, no? Ayan. Tapos ito, meron siyang reflector dito. Ayan. Kita-kita naman natin, maliwanag siya. Tapos yung gulong niya, tube type pa yan. Pero madali na lang siya ipa-tubeless dahil nakamags na. So yung pito na lang yung papalitan natin. Siguro mga next month ay ma-upgrade natin siya into tubeless, no? Ayan. Yun yung plano natin sa susunod. Ayan. Maganda rin yung matte black na to. Tapos ito yung kanyang logo dito ng Keyway. Ayan, okay na okay yan. Ayan po. So, hindi pa siya gaano makintab, no? Pero sa forma, ayos na ayos. Ayan yung kanyang digital panel. Ayan, nandiyan na rin yung oras. Tapos yung RPM niya, tapos speedometer, and then yung odometer, andyan na rin. Tapos yung trip meter, ayan, andyan, trip A, trip B. So hindi ko naman pa masyadong kabisado yung ano dito. So alamin pa natin yun, mga kapatid. Tapos ito yung kanyang signal light dito, tapos sa headlight. Ayan. Pagka hinay natin dito, ito yung high and low. Ayan, iilaw siya na kulay blue. Nakahi na yan. Makikita natin sa ilaw. Ayan. Ayan. Tapos, signal light. Ayan. Nagbiblink siya dito. Then sa kabila. Ayan po. So, okay na okay siya. Responsive naman yung mga switch nito. So, testing natin, mga kapatid, yung tunog nito. So, ipipress lang natin dito. Tapos, yung starter niya. Ayan. One click lang, mga kapatid, no? Pagin natin. Ito. Okay na okay siya, mga kapatid, tunog niya. Tapos isa pa, itong kanyang ignition, no? Ayan, okay din dahil may anti-theft. Ayan. Tapos pwede din natin ilock, no? So gaganon lang. Tapos malalock na siya. Pwede natin siyang ilock. Ayan. Ayan. Lock na siya. As pwede rin ito gamitin natin. So tapat lang natin dito, mga kapatid. Yan. So, hindi na siya masususian. Tapos ganun lang din, balik lang natin. Yan, ganun lang. Tapos yan, pwede natin ulit siyang magamit. So ganun lang po. So, meron din siyang pocket. Ayan. Malaki dito sa kabila. Dito, maliit lang. Tapos dito, sa kanyang compartment, ito.
So yun yung isa palang kulang dito, yung sa seat niya bukasan nandito pa rin. Yan. So ito yung kanyang compartment. Yan, nakita natin. May kalakayan siya ng konti pero hindi naman kasya yung full face na helmet dito, no? Tapos meron siyang USB charging port dito. Yan. Yan yung isang maganda rin sa kanya. Pwede natin magamit sa cellphone, no? Pag-charge. So okay siya. Tapos yung kanyang fuel tank, okay din. Dala sa 4.9 liters po yung kanyang tank capacity. So okay na okay. Tapos meron siyang goma dito, oh. Protekta, mga kapatid. So ayun, tapos sa pang nagustuhan ko sa kanya ay ito nga yung mga pinag-iusapan nila kung saan ba gawa ito. So info lang to, mga kapatid, sa aking pag-research, kaya nagustuhan ko na rin siya dahil ito po ay halos sister company ng Benelli, itong Keyway. So brand lang ng Keyway ito, pero ito ay made in Italy ng Benelli. Kasi kung mapapansin nyo dito, mga kapatid, papakita ko dito itong kanyang salamin dito ay may tatakpo na Benelli. Ayan. Kung makikita po. No. Ayan, makikita natin. May Benelli siya. So, gawa talaga to ng Benelli. Nirebrand lang ng Keyway, ng Euro Keyway. So, para sa akin, goods na to, mga kapatid, sa performance. So, ayan po. Sana po nagustuhan nyo yung aking maikling video, no? Okay. Salamat po.